Magandang araw muli mga amigo. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-maintain ng inyong makina para tumibay, tumagal, at maging reliable sa lalong mas tumatagal pang panahon. So unang-una, sa compartment ng inyong makina, ito yung inyong battery, ang inyong positive and negative port with cable, positive and negative cable, air intake, air box, kung saan nito yung sa loob yung inyong airbox cleaner, filter. Ito yung inyong power steering reservoir, coolant reservoir, ang inyong windshield washer fluid, ang inyong brake fluid, at pagka-manual ang inyong sasakyan, meron siyang clutch fluid dito. So, bakit pinapakita ko yung mga lalagyan ng mga fluid? Makakalimutan, ito pala yung engine oil, isa sa pinakamahalagang langis sa inyong sasakyan. So, sabi nga nila, mawalan ka na ng gasolina, huwag lang ng langis. Dahil pag mawalan ka ng gasolina, titirak lang yung sasakyan, pag nilagyan mo ulit, aandar ka na. Pag naubos yung engine oil mo, ano mangyayari? Siyempre, delikado yung internal combustion engine, pag wala siyang langis, kasi yung engine oil mo, siya yung naglulubricate sa lahat ng components ng inyong internal combustion engine. So pag nawala yan, delikado. Delikadong mawalan ka rin ng makina na mas maaga. So una, para ma-maintain yung inyong sasakyan, lalo na sa gasoline engine, kailangan maganda yung connection ng inyong negative and positive cable. Pag sinabing maganda, wala siyang clay at wala ding insulation. Pag sinabing insulation, yung mga materials na nag-insulate, mga corroded materials, molds na nag-insulate from your connector papunta sa inyong cable. Yan. Dapat malinis siya, amigo, ganyan. At walang clay para hindi ka nalulubat palagi. Yan. Wala siyang clay, di ba? So, dito naman sa inyong power steering fluid para maganda ang inyong manibela. Panatilihin din na nasa maximum level, at least in between minimum and maximum level. Ganon din sa inyong coolant. Kung makita nyo medyo mababa na sa level, dapat tagdagan nyo na. Windshield washer fluid, kahit hindi sa part ng makina mo, pag nagda-drive ka, lalo pagka medyo maulan, maputik, tapos natakpan yung windshield mo ng mga putik, tapos wala kang fluid, delikado ka, di ba? So at ang inyong, lalo na yung inyong brake fluid. Yung brake fluid, dapat at least napapalitan siya, at least above, below level. Ito yung level ng aking fluid, at least above minimum level. Pati yung inyong clutch, pag manual transmission, clutch fluid. So mahalaga na maintain ang inyong mga fluid sa inyong mga sasakyan. Para ma-check naman yung engine fluid mo, o engine oil, yung dipstick ang kailangan. Pero dapat, pag i-check mo siya, hindi umaandar yung sasakyan. Kailangan nakapatay siya para makita mo yung level ng inyong sasakyan. So, inyong engine oil level. So, yun lamang mga amigo. Sa mga basic tips para sa mga bagong kumuha na sasakyan, lalo na sa mga used car. Shoutout nga pala sa aking panganay, Kuya Dane, at aking daughter, si Luis. So, nandito ako ngayon sa malamig na lugar. Ayan, tumatambay. Ayan, nagsasunset na siya. Salamat muli, amigo, sa panonood. Chevrolet Tracker 2002 2.0 liter, 4-cylinder engine. Medyo luma na, pero maasahan dahil 4x4. Salamat!